Mabigat daw ang kapalit kung hindi maipapasa bilang batas ang Bangsamoro Basic Law o BBL at hindi mababago ang saligang batas. Gera sa Mindanao raw ang pwedeng mangyari. Ang federalismo raw kasi ang uri ng gobyerno kung saan may sariling sistema ng pamamahala. Ang mga bubuoing federal state ang sagot daw sa kawalang katarungang naranasan ng mga Moro sa Mindanao ng maraming taon. Ang BBL naman ay produkto ng peace agreement ng gobyerno sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. I am urging everybody to understand. It's about time that the historical injustice committed to them also corrected. Because sa panahon na ito, kung walang mangyari nito sa BBL ngayon, or we change the constitution, or do not change the constitution at all, there will be war in Mindanao. Pasado na sa Kamara ang panukalang bumuo ng Constituent Assembly ang mga kongresista at senador para baguhin o amyandahan ng konstitusyon. Pero sinabi na ng liderato ng Senado na hindi sila sasama sa Constituent Assembly session ng Kamara. Alam raw ng Pangulo, sinabi ni dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide na tila maituturing na pagtalon sa impyerno ang pagbabago ng konstitusyon. Sabi ng Pangulo, wala raw sisihan kung magkagera. Ayaw ng Congress. Some say that it would be a trip to hell. Well, ako, hindi ako magkialam. Ano lang gusto ninyo, sige. Pero pagdating ng panahon, adre, tapos na tayo nag-uusap nito. Sinabi ko na sa inyo, no, the only way is now is to save the Republic. So we'll have to go to war again. And this time, maybe on a bigger scale. Losses, it will include civilians. Samantala, sabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, sinertipikahan na ng Pangulo ng urgent bill ang BBL, bagay na magpapabilis sa proseso ng pagpasa nito. Mas raw kayang ipasa na ito, sabi ni Roque. Joseph Morong, GMA News.